Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe, ito po muli yung coach, Speedy Master Deniel Causo. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Meltwater Champion Chess Tour Finals, round number 6 na po. Ang laro na ipapakita ko ay sa pagitan po ni Grandmaster Wesley at Grandmaster Rajabov. Ito po yung nangyari sa game number 1. Silipin po natin. That little mouse, cause I'm an albatross. Sa game po na to, white po si Rajabov. Ang tinira niya po ay knight f3. Nag d5 naman si Wesley. d4, ayun. So, naging queen's pawn game. Nag knight f6. c4. Naging queen's gambit decline after e6. Ayun. So, pagka e6 po, nag knight c3. Nag bishop e7. Bishop g5. Nag h6. Sinipa po yung bishop. Umatras po yan. Sa may h4, nagcasting na si Wesley. e3 lang. And then b6. Ayun. So, parang naging queen's gambit decline. Third tack over defense. Ang b6 po, ang pinaka-idea niya, dito po yan lalapas sa b7. Ngayon, pagka b6, c takes d5. Ayun. So, ang gusto mangyari dito ni Raja, nag b6 ka, ilalagay mo bishop po dyan. Nakainin ko na, para pagkakain ko, nakatrap yung bishop. Kaya ang ginawa po ni Wesley dito, nag knight takes d5. Pagka knight takes d5, bishop takes e7, queen takes e7, rook c1, bishop b7. Ayun. So, buhay po yung bishop. Pagka bishop b7, nag bishop e2 develop. Rook c8, ayun. Dinipensahan po yung c2. No? Hindi po kasi mailabas yung kabayo eh. Pag po kasi nag knight d7 immediately without the rook on c8, kakainin, tas malilibre ito. So, eto, rook c8, dipensado yung c7, nag knight takes d5, bishop takes d5, and then nag-castling. Pagka-castling, nag-c5 immediately si Wesley. Yung pala yung isa sa idea. Tatanggalin na yung backward pawn sa c7, tinulak na eh. Pagkatulak po, nagkain. Tapos, dito, Wesley so played bxc5. Ayun. So, balik ko lang, no? Ang pinaka-common po kasi na ginagawa nila, na uuwi lagi sa talala, even si Garry Kasparov, sila Karpov, sila Timan, nalaro na po ito, rook takes. Nauwi sa tabla. Pero kasi sa sitwasyon po ni Wesley sa tournament na ginaganap, kailangan gumawa ng imbalance, kailangan po kasi manalo eh. So nagtitake siya ng risk para makatch up po si Magnus. Kaya siguro nag BXC5 para hindi very common and medyo malaki ang imbalance. Ayan. So pagka BXC5, nag queen A4. Nag-develop knight d7, nag-queen a5, pressure po sa c5, tinulak lang yan ni Wesley. Pagka c4 po, rook c2, ayan, pipilahan na po yung isolated pawn sa c4, nag-bishop e4, sinipa tore, bumalik. Pagkabalik, bumalik din si Wesley. Dito po, nag-knight dito na si Raja, inatake yung c4, nag-knight b6 naman si Wesley, nag-e4, sinipa yung bishop, umatras po yan. Ayan. So pag-atras po, nag-rook fe1. Ibalik ko lang, no? Baka nagtataka kayo, baka bakit hindi po kinakain? Kasi pag kinain, kahit ano ipangkain mo dyan, magkakapalit-palit. At yung bishop po ay malilibre kasi mawawala yung knight na defender. Kaya po nag-rook fe1 eh. At pagka rook fe1, rook c5 ang tinira ni Wesley, attacking the queen. Umatras po yan, queen a3. Ayun. So ang ganda ng atras kasi napin po yung tore. So kailangan umalis yung queen sa pagkapin kasi makakain ito eh. So ang ginawa niya, nag-queen c7. Nag-bishop naman po sa f1, umatras lang para depensahan po ito. Pagka bishop f1, nag-rook c8 si Wesley, todo depensa sa c4, nag-rook c2, magdodoble na. And Wesley so, nag-a5 na. Ayun. Kasi libre po yung pawn. Yun nga lang, hindi pa pwedeng kainin agad-agad dahil may rook a8, makukulong yung queen. So pagka a5 po, rook e c1, pinilahan ng gusto, kumounter si Wesley, nag-queen e5. So, gusto pong kainin ni Wesley, ito pong e4 pawn. Ang ginawa dito ni Raja, nag-win e3 para depensahan eh. At hindi lang yon, may parating po na f4. Ayun, no? Gaganda yung sentro ng white. Kaya ang ginawa ni Wesley, napilitan po, nag-g5 preventing that f4. Nag-f3 naman itong si Raja. At dito po, Wesley so, pinagulo niya yung laban eh. Very interesting po yung tinira dito ni Wesley. Ito po yung c3 lang pinakain yung pawn. Libre po yan eh. So, ang ginawa, kinain ng tore. Ito pala idea ni Wesley. Knight d5, forcing the queen exchange. Ayan. So, kung makikita niyo po, hindi siya pwedeng kainin ng pawn, no? Kasi kakainin yung reyna. Pag kinain mo doon, malilibre yung tore sa c1.
So, pansado po ito, rook take c5. Yun nga lang, pag rook take c5, no, kinain po ni Wesley yung queen, kakainin din yung kanyang queen, at eto, mababawi niya yung tore by taking the c1 rook. So, one pawn down si Wesley dito, pero nakapasok po yung kanyang pyesa. Nakapasok po eh. So, dito po, ang ginawa ni Raja, nag-king f2, ayun, dinikitan yung kabayong pumupressure sa f1, kasi nakapin din yung king, umiwas na. So, pagka king f2, nag-knight lang po check si Wesley. Bumalik yung hari. At dito, pwede na pong itabla ni Wesley kung babalik siya. Pero, si Wesley talagang nag-ahabol ng panalo. Ang ginawa niya po ay tumira po siya ng rook c2, which is blunder daw. Kasi pagka rook c2 pala, nagkaroon ng knight c4, napakagandang tiro. Na depensahan ito eh. Ayun, pag kinain mo yan, kakainin, kain, makakain yung pawn. One pawn up na maliwanag, may pass pawn. So, tagilid pa ganon. Ang ginawa po ni Wesley dito, nag-A4 eh. Tinulak yung pawn para hindi makain. Pagka A4 po, losing na daw. Grabe pala yan. No? Anyway, balik ko lang, no, bago ko ituloy yon. May tira dito si Wesley. Losing din, pero baka makatabla yung bishop a6 po. Yan, pagka bishop a6 kasi, malamang mag-knight a3. Yan yung expect. And then, babalik ka lang daw. Tapos pag kinain ito, kain ka doon. Kain. And then, knight takes b2. So, one pawn down. Pero, knight, rook, endgame, medyo mahirap pa. Baka makatabla. Yan daw po ang pinakamagandang gawin ni Wesley. Yun nga lang, no? Ang ginawa po niya kasi, no? Nag-ibor siya. Iniwas yung pawn. Kaso, matindi pala yung tirang susunod. Tratrapin na yung bishop. Eto po, oh, rook lang po dito sa b5. At pagka rook b5, hindi po pwede bishop a6. Kasi may check. At pagka check mo, umangat yung king, knight lang po dito sa a3. So, ang nangyayari po kasi ngayon, ina-atake yung tore. Ayan, oh. So, pag-atake sa tore, ina-atake din yung bishop mo. So, pag iniwas mo yung tore, kakainin yung bishop, no? Pwede kang dumipensa sana dito, kaso pagdepensa mo dyan, kain lang, kakainin, and then simple king f1. Halos matrap po yung kabayong harap na yan. Pag tinay mo kasing iwas dito, titirahan ka lang po ng king sa f2. So halos kulong po yan, babalik ka, and then king sa e2. At halos matrap na, only move, ang matindi, rook lang po sa b4. At may mga idea na pwede dito, kakainin yun. At 2 points down, losing. Grabe. Gilid, tagilid si Wesley. Kaya napilitan po si Wesley dito, ang ginawa niya, nag-bishop c6. Kaso kahit bishop c6, sinimplihan din. Rook b6. Trap yung bishop eh. Tatlo lang po ang square na pwedeng puntahan. Pero pag ikaw pumunta dito or dito, rook b8. Ayan. Yari po. So, pag ikaw naman nag-bishop d7, yun po yung tinira ni Wesley. Siya po ay naparesign dito after rook d6. Kasi sapo lang bishop, sapo lang kabayo. At wala pong magawang paraan para isalba yung dalawa at the same time. So, isa lang po. Masasagay, one piece down, that is definitely losing na po para po kay Wesley. So, kaya nag-resign na. Grabe, no? Minsan talaga, mahirap magpilit. Mahirap magpalit, pero ganun talaga ang buhay. Medyo hindi sharp ang mga tira ni Wesley, pero at least he's trying. Ayan. So, sana po may natutunan kayo sa video na to. Kung kayo po ay nag-enjoy, sana ma-like nyo po at ma-share sa iba. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe at nakafollow sa aking channel at Facebook page, don't forget to subscribe at follow. At i-hit nyo po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod po natin na videos. So, muli ito po ang inyong coach, PILIT Master Deniel Causo. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po.